Philip in a hug. And how I met my only wife. Almost heaven, how was Virginia? Hello po. Good day sa lahat ng mga subscribers from YouTube at Facebook na nag-request na gawa namin ng vlog kung paano kami nagkakilala ni Mrs. at paano nauwi sa kasalan ang relasyon namin. Ito na po. Pasensya na pala at medyo tagalan yung paggawa namin ng ganitong vlog. Sinama ko na pag-post yung mga followers naming bashers. Salamat sa inyo at napansin nyo kami. Okay lang yan. Good times lang and good vibe. Pupunta kami ng Britannia Island. Doon na lang namin sasagutin yung mga katanungan nyo. Country road, please take me home to the place. So yung isla, malapit lang sa aming bahay. Mga 9 kilometers or 4 miles away lang. Siyempre yung sinasakyan namin yung tricycle na pangkaraniwang ginagamit ng mga Pinoy. Bukod kasi sa mura lang, convenient kasi ito gagamitin. Pag-gasolina muna kami. Mura lang gasolina namin dito. Kalahating litro lang, 100 pesos kaagad. Joke lang. Nasa bangka na kami. Tanaw na yung mga isla ng Britanya. Naked Island or Sandbar. Wala kasing puno or tanim kaya tinatawag ng naked. Pure sand lang ang makikita mo. Today we enjoying here in the Britannia Islands with our family and friends. We have a picnic. And also we are swimming and playing here. Like you can see, there is plenty of gadgets around, plenty of stuff that you can rent and you can enjoy on. You can record honey there. Water is crystal clean. Water is really very clean, very nice. Almost heaven, how was Virginia? Safe ito paliguan ng mga kids kasi kahit na high tide, mababa pa rin. At yung isla na ito ay hindi kalayuan sa seashore. So kung babangkain, napaka dali lang kasi within 7 minutes from seashore to islands, makakarating na kayo gamit yung malaking bangka. Ang kagandahan dito ay open for public siya, so wala siyang entrance fee at napakamura lang yung mabilihin at mga services dito ng isla na ito. At yung mga bilihin na like foods, accommodations, lahat mura lang siya. So kung i-compare ko sa lahat ng mga napuntahan kong mga sikat na isla tulad ng Boracay, Palawan, medyo mas mababa ang prices nila dito. At hindi siya overpopulated. So, how I met my Polish wife? So back in 2017, may biglang nag-message sa akin sa messenger, sa phone ko, yung sender ay best friend ko na naka-base sa Indonesia. So
So, Filipino siya from Palawan. So, sabi niya sa message, tinatanong niya kung may Viber ako. Sabi ko, wala. Bakit? Kasi nung time na yun, yung app na madalas ginagamit ng Pinoy is Messenger. Kung may gumagamit man ng Viber, maybe bihira lang nung time na yun. So, sa akin, walang available na Viber sa phone ko. Wala akong downloaded. So, sabi niya, kailangan ko daw mag-download ng Viber para kontak ko yung girl. Natanong ko naman siya kung taga saan yung girl at saan nakatira. Yun nga, taga Pulan daw. Best friend daw siya ng sister niya na nakatira ngayon sa Pulan. So, ako naman, medyo natawa sa sinabi niya. Kasi yung best friend ko na nagre-recommend sa akin, eh, single din. Kaya sabi ko sa kanya, bakit hindi ikaw na lang? Single ka rin ah. Kaya tawanan kami. So anyway, yung best friend ko ay my sister na nakapangasawa ng Polish. At kasalukuyan na nakatira sa Poland ngayon. Kaya yung kapatid niya, ang balak sana, ipakilala niya sa girl na best friend niya sa kanyang kapatid. Kaya yun, ang sabi ko sa kanya, bro, alam mo, nag-expect na yung babae na mag-chat ka sa kanya. Kasi nga yung girl, best friend ng sister mo, malamang sa malamang, bidang-bida ka na sa sister mo sa girl. Kaya chat mo na. Gusto niya na ako daw muna ang mag-chat. Pero sa isip ko, wala naman ako kinalaman sa kanilang mga balak. Sabi niya, bro, masyadong maganda. Yun yung joke niya sa akin habang pinapakita niya yung picture ng police girl. Kako, bagay kayo. Baka siya ng forever mo. Pero nung sinabi niya sa akin na, bro, ayoko muna. So biglang naalala ko ang past niya. Sabi ko, nga pala, kakabreak lang niya sa girlfriend niya noon na isa ring police girl. So I conclude, heartbroken pa siya that time. Na ako talaga ang surprise suitor ng police girl na unexpected person ng sister ng best friend ko. Ganun. Like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like. Kaya nung finorward ng best friend ko yung Viber ni police girl sa akin, wala talaga akong kabalak-balak na i-chat siya. Pero yung isang araw, tandang-tanda ko pa, Sunday morning yun ng March 2017, alas 7 ng umaga, pagdilat ng mata ko, bigla akong naalala si police girl at napatanong sa sarili, i-chat ko kaya siya? Pero siyempre, nagalangan ako noon. Sabi ko, wag na lang. Baka kasi magalit. Unang-una, hindi naman ako yung lalaking inasahan niya na mag-chat, kundi yung best friend ko. Tsaka isa pa, never ko pa na-meet yung sister ng best friend ko. Ni hindi niya ako kilala. Pero ang sa isip ko naman, bakit? Pag i-chat ko ba siya, liligawan ko ba agad? Magiging girlfriend ko ba siya agad? Siyempre kung yung iniisip ko, napaka-ambisyoso ko naman kung ganun. Isip ko. Kaya sabi ko, siyempre, makapag-friend lang naman ako. So, anong masama doon? Gusto ko lang friends kami. Dahil naniniwala ako sa kasabihan na friends is the beginning of love. Kaya yun,
nag-first message ako sa kanya. Ito yung chats namin, tandang-tanda ko pa. I'm sorry, my love, if I broken your heart last night. As you can see, medyo di maganda ang simula. Hindi ko alam kung tama yung approach ko sa text or what. Oceans apart, day after day. In a slowly go. Pero di pa rin ako sumuko. Pero di na ako nagmi-message ng text. Nag-send na ako ng mga pictures tulad nito. Yung Polish girl na pinapangarap ko lang, ngayon ay naging asawa ko na. Ito yung isa sa pinakamasayang araw sa buhay namin. Yesterday, I searched a lifetime and found you. A bridge to forever, I share with you. Thank you for watching to our boring story. Salamat po, ingat. I am run to you, and I keep you safe forever through the tears, through the love.